Alright! Welcome back to Close Bong Mama Inside, aka Sa Gitdek! Alright! Woo! Malamig na kayo, no? Teka, kapin mo na. Alright, papasko na. Siguradong magta-traffic sa Maynila. Anyway, before we go to hot subject, ay isingit ko muna to dahil malilimutin na ako eh. Na-across ko yung si Channel Red, yung kanyang sinusundan ko yun eh. Yan lahat ng mga Isko Brothers ay talagang iniikutan ko yan, minomonitor ko. Ngayon, merong challenge kay Channel Red na sinisiraan siya. Okay? Ang masama nito ay former Isko Vloggers pa ang mga naninira sa kanya. Madami, isang grupo. Nahuli niya yung taong yon, so may video nagko-contest kung ano yung intention nila na ibagsak to si Channel Red. Talagang below the belt. Pati yung pamilya ni Channel Red, yung kanyang asawa, ay mga pokpok na kung ano yung mga sinasabi. Si Channel Red daw ay maraming inuutangan, ganyan-ganyan. Talagang paninira, operation demolition. So, umamin naman yung tao na kaya doon nila ginagawa yon ay dahil naiinggit daw sila yung grupo ng yung mga vlogger, yung former vlogger Isko, dahil parang malapit daw si Channel Red kay Yorme. Okay. So, ganito naman ang nakikita ko. First of all, nasundan ko yan eh, yung mga demolition ni Isko sa Divisoria, yung mga paglilinis-linis. Very generous si Isko na lahat ina-address niya, lahat sila pinagbigyan. Pero si Channel Red, magaling ang trabaho niya, kaya siya nag-take off. So that's one. So hindi dapat ninyo kaingitan yan. Second, inamin nila na sila nasa kampo ni Bongbong Marcos at intention daw talaga na yung demolition na yan. Demolition Isko at saka itong mga vloggers. Oh. So kaya lang, yung mga private na tao, hindi naman dapat na isama. Especially kung ikaw ay halimbawa ay public figure o politika o artista, kumikita ka, nakikinabang ka doon eh na talagang public figure ka. Okay lang 'yun. Pero yung mga private na tao, sisirain mong buhay, parang talagang maling-mali 'yun eh. Para ka na si Lapid Par. Yung inggit talaga ay yung inggit, yung NB ay talagang nakakasira talaga ng ulo yan eh. You will cross the line, yung mga inggit. They go too far pagka may NB ka. Napakasamang yan. Akaso doon sa mga taong yun, kailangan nila ng positive statement sa sarili nila. A happy man is a contented man. Basta ang mahalaga yung pamilya mo, solid, saka ikaw nandiyan ng Diyos, you have a lungs to breathe, okay na yun eh. Hindi mo na kailangan maghangad-hangad at sirain yung para umangat ka lang. Hindi ako sa nagmamalinis. Nung araw, bago pala ako sisimula, siguro mga few months ago, wala akong hate, siguro mga mga 100, 200 lang. Nung nagbablog ako, doon kay Manoj, Channel Reds, kaya ako nakilala si Channel Reds eh. Nag-ano siya, si Kerman din. Ay, sila mas may information kasi sa akin dahil taga doon sila eh. Oo. So, I don't care kung sila marami na silang they deserve it. They earn it. At nakikita mo nung magagaling sila eh. At pinupuri ko yan sa mga vlog ko. Oo. I don't care. Sabi ko, unahin nyo sila sa kanda ako. Oo. Kasi, a happy man is a contented man. Oo. Yeah, talagang yung inggit pagka yan ang delikado yun eh, yung mga NB eh. Sa bagay, minsan nauunawaan ko, especially kung wala silang look. Yeah, right. Biro lang. That's a serious matter, yung inggit. Oh, hindi maganda yan. Kasi nung natatandaan ko nung una, dami na mga nagsusubong mga Isko, mga Isko followers naglipatan na daw doon sa kabila, yung pala nagkakabayad na. Oo. Sabi ko naman,
ay karapatan ng tao dahil pandemic, unawain na lang natin. Ang alam ko, kumukuha lang ng mga ano, ng mga video at sila yung may bayad, dahil alam ko yung may mga, 'di ba, may mga meron tayong in-expose ng mga binabayadan yung mga hakot para maipakita na kunyari yung madaming supporter sa kanila, no? Binabayadan nila. So yun, na-expose yun dahil iba hindi nabayadan, kaya ano eh, kaya nagsumbong eh. Akala ko naman dahil lang din sa mga vlogger na yon, dahil nga binabayadan sila, ay kaya sabi ko okay, pero hindi ko alam na they go that far na talagang kahit ako sino masaktan basta magkapera lang. So yeah, that's ano, masamang balita, oh. Pero hindi tayo gagaya doon. Yun ang maganda sa mga isko. Kaya nga ano, God first. Oo. Para kaya mahirap ano eh, mahirap tayo na lumaban pabalik eh, dahil God first. Oo. And God will always find a mysterious way. And God will find a mysterious way para malabas yung katotohanan. Tingnan mo, nahuli natin yung mga ano, yung mga binabayadan lang pala, puro hakot pala bago sasabihin nila malakas. Oo. Ay di siyempre pati media na si Marcos daw, iganto daw ang lamang. Woo! So everything is a hoax. Talaga yung grupo nila, siyempre yung mga idea nila, basta nagkasama-sama yung mga ano eh, mga M. Eh, anong, what do you expect? Oh, di ba? What do you expect? Nagkasama-sama. Oh, so hindi pa yan. May mga plan B pa yung mga plan B, plan C. Nasa kanila yung si Hello Garcia, ganyan, yung grupo nila. So marami pa padating, kaya kailangan magbantay tayo. Oo. Yeah, nakakalungkot. Ako na nung una ako na ako yung naunawaan ko yung mga taong yung last video ko, yung mga pinutukan ng bulkan, eh siyempre ay gipit yung mga yon. Lahat ay gagawin talaga para sa kanilang pamilya. Ay talagang ako yung ano doon, kaya mong patawarin yung mga ganun eh. Wala talagang pagkukunan yung mga tao eh. Kaya lalo ko naman yun din ang ano, yun ang masama doon. Anyway, ito pa, naalala ko, last time gumawa ako ng video eh. Kasi itong si Mocha, hinaharas niya si Yorme. So, I come up with the idea na parang maganda tayo na, ano, Mocha versus Sagit Neto. So, ay asa, ano, pwede ba akong i-endorse? Kasi si Yorme, maraming mga vloggers na i-endorse niya eh. So, I was thinking kung i-endorse niya si Pilosopong Mamay, na mag-subscribe kay Pilosopong Mamay, you know, para yung ano, kasi busy nga si Yorme sa ano eh. Ako na lang, inaako ko na yung laban kay Mocha. Mocha versus Sagit Neto. Eh di ba maganda yun? Magandang humor yun? So yun ang aking intensyon, okay? And there was a time na, yun nga, dahil nga nakikita ko, basta isko vloggers ka, ini-endorse ka ni Yorme, ay nag-attempt ako na tinago ko si Channel Red, saka si Arman din, sabi ko, is there possible na pwede ba akong i-endorse ni Yorme para tumaas din yung aking, ano, yung aking subscriber? Pero hindi naman na, I'm not thinking about na para ako magkapera. Okay? I'm gonna be hypocrite kung sabihin ko hindi ko kailangan na pera dahil, you know, may bills din tayo binabayadan. Pero intention ko doon kasi, I come up with the idea ng yung nakita ko si Duterte na kung paano siya pumunta sa masa, ang mga Pilipino eh mahilig sa ano, sa mga nakakatawa, ay alam mo na, kaya nga pangalan ko eh, ano eh, ang ginamit yung pangalan ni Pilosopong Mamay tsaka Sagit Neto, I wanna go to that crowd, yun ang intention ko, okay, kasi si Arman din, mga formal na ano, eh so, sayang naman, meron namang ibang crowd naman na, ano, kung, yung, alam mo na, yung mga pangmasa, so, yun ang aking intensyon. So, anyway, pero hindi ko kailangan, ano, kahit hindi ako endorse ni Yorme, actually, pag ano eh, kasi iba naman na din ang gagawin pagkatapos itong eleksyon na to, maghahanap ako ng ibang iba vlog. Meron akong gustong i-vlog, mga comedy. Oo. Ay, gusto ko lang talaga manalo si Yorme at saka, ang ano ko talaga ay makatulong. Oo, doon sa mga kasi ang nature ng hanap buhay ko ay yung mga nabubuli ay tulungan. Anyway, to Channel Reds, Reds pare.
May kasabihan niya na God will find way in mysterious way. Salamat naman at nalampasan mo na yung problemang yan. Nagkaroon na ng closure. Kaya nga tayo God first eh. Hindi tayo pabayaan eh. Oh, hindi ka pabayaan ng isko brother, ng isko sister, lalo na si Yorme. So, more power to you, Reds. Okay? So, heads up. At tuloy-tuloy tayo. Okay? Alright, let's go to the hot subject. Yon! Okay, regarding Isko at saka si Duterte, meron daw chance na sila magtulungan this coming election versus to sa kabilang party, okay? Alright, so yung kanilang campaign ay pinopromote nila unity and progress. Yung kombinasyon nila, parang yun ang kanilang ang tripo sa tao, which is naman yun, nakikita naman nila na maraming pinagawaan si Digong at saka itong si Yorme. So talagang yun, progress yun, okay? It's a good one na sabihin nila yung progress sa kanila yun. O, hindi pwede sabihin ng mga ibang kampo yung progress na yun. No one can take it away from them, okay? Yung unity ay importante sa sa isang bansa, yung unity, dahil nakasalalay dyan yung ekonomiya at lahat-lahat na. Maraming sektor ang magbe-benefit dyan pagka yung unity ay talagang na-achieve. Okay? So, no question about that. Kaya maganda rin ang tandem nung dalawang yun sakali. Okay? So, sa Marcos at saka sa Leni, ay walang unity. Okay? So, yun ang totoo nun eh. Okay? I don't know if someone gonna disagree with me. Dahil pangitan-pangitan na yung away ng dalawang yun ilang dekada na ba binibilang yung back and forth na away nila. So, yun. And then, kung walang unity is domino effect yan. Ekonomiya lagi nadadali dyan sa ganyan. Okay? Kasi katulad, good example is katulad nila, meron silang mga kasama katulad ni Trillanes. Okay, so imbis na yung mga senator ang asikasuhin ay mga tungkol sa ekonomiya, kung paano tayo ma-upgrade, ay yung drama na lang, na batuhan na lang ng putik ng magkabilang trading insult, mga ganoon ang energy na ibibigay ng mga yan. So parang kailangan maging matalino na tayo eh dito sa ating marami na tayo mga maling desisyon, okay? So minsan nagsasalita ako ng kasi nga ang mission ko, I mean the mission, okay? Minsan na I don't know if it's offended na sabihin yung mga Pilipino kasi lagi tayo naluluko eh, may mga pruweba naman eh. Kaya yung pag nagsalita daw ako ng tanga ay hindi daw masyadong masakit dahil may pruweba, paulit-ulit na lang na ginagawa sa atin. Oo. Yan. There was a time na galit na galit ang mga Pilipino kay bakit ba binoto daw si Lito Lapid hindi daw nag-aral. Pero inulit naman uli nila. Oo. Ay ngayon, yung mga ganong lakaran ay ginagaya nga ni na Robin Padilla kahit yung mga ex-convict pa, outspoken talaga ako na hindi yun sa paninira, yun it's a fact lang, okay? At karapatan ho natin yun na magsalita ng kung ano nararamdaman natin, na totoo lang. Besides, yung mga yun naman public figure at public property yung mga yan, basta huwag mo lang atakihin ang pamilya nila dahil kasi nagkakapera sila eh as a public figure eh. Oo, tinanggap. Okay, lagi kong binabanggit yung the word advanced citizen. Okay, paliwanag ko daw kung ano yung advanced citizen. Ito, isa sa mga component ng advanced citizen. Bibigyan ko na lang, mag-ano ng illustration. Kaya yung mga ibang bansa ay umaasenso dahil sila ay advanced citizen, okay? So, hindi ka pwedeng sabihing advanced citizen kung pinapayagan mo yung may mga record na kumandidato o sumama. Doon pa lamang ay hindi na tayo advanced citizen at saka mapipredict na walang kapupuntahan yung gobyerno mo kung ganun lang
pinapayagan mo. Yung ibang bansa, kita mo sa mga Hapon, chismis pala ang magre-resign na. You know, proud sila. Kaya napakaganda ng gobyerno nila. Ay dito, kita mo nangyari kay ERAP, labas-masok na sa kulungan, plunder pa ang mga kaso. Ay talagang kumandidato at nanalo pa. Kaya ako talagang sa pabaho ng pabaho, ang nadugyo talaga ang Maynila. So ganung katigas ang ulo ng mga kababayan natin, kaya hindi advanced citizen. Oh, marami tayong isang araw tatalakay natin yung advanced citizen. Okay? So yun ang kahit na yung ano, pagbukas ako ng isipan ng tao, ano, I'm right sa puso at sa isipan ko na ang punot dulo, isa sa mga problema ng Pilipino ay hindi sila advanced citizen. Okay? So but kailangan yung mensaheng yun ay makarating sa mga kababayan natin at baka sakaling makatulong. Anyway, para sa akin ang isa, my own perception, para sa akin ang ibig sabihin ng advanced citizen, okay? Kung ikaw ay nabubuli, hindi ka advanced citizen, okay? So kung nabubuli ka, na-intimidate ka, ibig sabihin parang kulang pa yung edukasyon natin, kulang ang information natin. Kaya umabot tayo sa puntong gadot. Kaya hindi tayo naging advanced citizen. Okay? So that's a challenge sa mga Pilipino. Talagang yung hindi tayo civil parang yun ang dating dun eh. Okay? Kung paulit-ulit lang nangyayari, yung mga inappropriate things na katulad nitong mga nakandidatong ito na may mga record ay talagang... Okay, so who is the healing president? Hindi na, siyempre, hindi na qualified niya ng Marcos saka Leni dahil may away silang pinopromote. So talaga si Isko lang, okay? So si Isko, having saying that na healing president, talagang hindi iwasan niya makipag-away. So talagang maliwanag naman ang mensahe, yung unity ay importante sa isang magiging presidente. All right, alam kong busy lahat ng mga tao dahil kailangan mag-shopping na. Malapit na 10 days na lang ang Pasko . So, may mga nagre-request sa akin na pwede ba daw na balikan ko si Lapid Fire, mag-response daw ako dahil lagi daw ina-atake si Yorme. Actually, si Lapid Fire, ang tawag niya kay Digong ay Digong nyo, di ba? Pero kung tutusin sa tunay na Digong nyo, dahil lagi siya nakaabang sa order, naghihintay ng pagkakataon . Oo, siya talaga ang Digong nyo, itong si Lapid Fire. Kaya lang, parang hindi ata maganda na ilagay natin yung energy natin kay Lapid Fire dahil may kasabihan daw kaya doon nagwawala ang mga demonyo ay pagka malapit na sila nga. Ang katapusan nila ay malapit na. Yo! So, pero matagal pa dahil kailan ba election? Mga 5 months pa, no? Yeah. So, basta si Lapid pa, ganyan na lang ang buhay niya. Normal lang yan. Kailangan masanay kayo. Oo, pagka miserable ang tao, ay miserable. You know, nothing you can do about it. Walang medication, di yan. Pabayaan nyo na lang, okay? So, focus lang tayo doon sa mga vlogger ni Isko na andyan, ay talaga nga yung mga, tuloy-tuloy pala yung, yung accomplishment . Padating na itong Manila Zoo. There you go. Yeah, i-vlog natin ng i-vlog yan, yung Manila Zoo na yan, okay? So, yung mga pinatay ni Isko ay yun ang i-vlog natin, ha? Para makita ng tao yung katotohanan, okay? Okay, yung mga iba'y nangangampanya na na yung tuloy daw ang pakikipag-away nila at saka yung mga hoax na paraan, yung mga panluloko sa mga tao, yung mga hakot-hakot, ay kailangan malaman ng tao yan, okay? So, that's for now. At alam ko na, Pasko na. So, alright. I wish you Merry Christmas and Happy New Year, okay? So, baka hindi mo na ako magbablog dahil busy rin ako katulad niyo . Muna tayo. Mamamask ko muna, okay? Alright, so peace out. Oh, teka muna. Bago magpaalam,
ang OFW ang pinaka hindi lang hero sila pagkapapasko, sila ang sila ang dapat natin pasalamatan, mga OFW. Yung mga nagtatrabaho sa abroad ay talagang yun ang hero, lalo na ngayong kapaskuhan, lalo na itong may pandemic, sila talaga ano, hands down sa mga yan, hands down sa mga OFW. Okay, so kaya yung mga tao may pang shopping ay dahil sa OFW, hands down sa OFW. Alright, Pilipinas, God purse. Okay, babaguhin ko din akin, dati peace out eh. Okay, God purse, yeah, there you go, kailangan pa sa atin na God purse, there you go. We'll be right back.